Our lesson is linear differential equations and Bernoulli equations. So this ay dalawa sa walong methods na dinidiscuss natin sa solving first order differential equations. So tapos na tayo sa variable separable, sa homogeneous, sa linear coefficient, tapos substitution technique, exact equations, by inspection. So ang ikapito, linear DE, ang ikawalo, Bernoulli equations. So ang linear DE, so discuss muna natin yung format. So the linear DE, dy dx plus y multiplied by function of x is equal to g of x. So dapat yung multiplier ng dependent variable ko rito. So alam naman natin derivative of y with respect to x, ang dependent ay y, ang independent ay x. Plus dependent times the function of x. So dapat ang multiplier ng y is purely function of x. Tapos ang nasa right side, g of x. So pag linear in y ang tawag. Pag linear in x naman, so dependent x, so may x ka rito, dapat ang multiplier purely function of y. Tapos yung nasa right side, function of y. So integrating factor, so kapag ka nakita mo na, linear yan. So eto ang gagawin. So kailangan kong mahanap ang integrating factor. So yung multiplier na function of x dito, i-integrate ko lang with respect to x, tapos gagawin ko lang siyang exponent ng e. At kung ano yung makukuha kong sagot dyan, yun ang aking integrating factor. So, as per discussed nung nakaraan, ang integrating factor, ang aim niya ay para mapadali yung ating given equation. Yun yung factor na pag i-multiply dito, ay masosolve na siya using integration. So, we are to make that exact para ready na siya for integration. So remember, the only way to eliminate derivative is through integration. So dapat ang aim natin, ang makakatulong para maging integrable ito ay itong integrating factor. So pag nakita mo na yung may function of x doon, i-integrate mo na siya, tapos gawin mo siyang exponent ng e. Similar, ang gagawin mo lang dito, f of y yun, integrate mo siya with respect to y, gawin mo siya exponent ng e, tapos yun ang i-multiply mo rito para maging integrable. So ang tawag dyan, linear DE. So, merong more complicated na pero somehow kamuka din siya ng linear DE. Ang tawag sa kanya, Bernoulli equation. So, si Bernoulli, ang only difference, of course, meron na ako ritong y to the n. So, diba, dun sa linear DE, y, function of x, g of x. So, meron na ritong y to the n. So, pagka naman Bernoulli in x, meron na rin akong x to the n dito. So, ang aim nito is ang Bernoulli equation, we can convert that into linear differential equation by multiplying this 1 minus n y to the negative n. So, bakit yan ang imumultiply? So, diba, ang sabi natin, para maging linear ito, dapat mawala yun. So, paano mawawala ito? Imumultiply ko siya ng y to the negative n. So, pag binultiply ko siya ng y to the negative n, magka-cancel out to. So, y to the n times y to the negative n is y to the 0, which is 1. So, therefore, this becomes purely function of x, which is a linear differential equation. So, similarly, kapag ka x to the n, multiply ko lang siya ng y minus n, 1 minus n, x to the negative n. So, multiplying the entire Bernoulli equation para ma-convert natin siya into linear in x differential equation. So, to illustrate the principle, meron akong limang examples na kinuha sa ating workbook. So, ang workbook natin, di ba, na ginamit, na prescribed workbook natin na ginagamit, ay yung differential equations or engineering differential equations by Engineer Bravo, Engineer Cruz, and Engineer Gomez. So, ito yung mga Lodi kong mga professors noon. So, yung mga examples na to, kinuha ko na dun sa workbook natin para hindi na tayo, hindi na ako mahirapang mag-isip ng mga examples. So,
please refer to your book. Nilagay ko naman dito. This is number 7 dun sa mga exercises. So, this is number 7, page 58. So, yung susunod na example, number 5, page 57. So, you can just refer to our workbook. So, meron tayong given na x plus 2y prime is equal to xy plus 2y minus 3x minus 6. So, when x is 0, y is equal to 1. So, here are the choices. So, syempre, ang unang-una mo natin titingnan ay is to observe the given. So, kailangan meron ka ritong Byakugan. Byakugan, para makita mo kung ano yung mga underlying chakra dito. Kasi diba, kung titingnan mo tong first two terms at saka yung last two terms, pag finactor out ko yung y, may x plus 2. Pag finactor out ko yung negative 3, magkakaroon rin ako ng x plus 2. So, kung may x plus 2 to, may x plus 2 to, may x plus 2 yun, pwede kong i-cancel yun sa lahat. So, sana nag-gets yun. Pero, ganun naman talaga ang pag-atake. So, observe mo muna. So, kung yan ba ay variable separable. So, pag hindi variable separable, so, syempre natutunan naman natin yung unang anim na methods. So, since ang dinidiscuss natin ay linear, sure ako na linear ito. O kaya Bernoulli. So, you just have to simplify. So, x plus 2 y prime is equal to factoring y out. So, magiging x plus 2 minus 3 times the quantity x plus 2. Pag pinactor out ko naman yung negative 3 dito sa negative 3 tsaka minus 6. So, x plus 2 lahat meron. Bawat term may x plus 2. I can divide that by x plus 2 or multiply by 1 over x plus 2. 1 over x plus 2. Both sides of the equation by that. So, x plus 2 cancels out with that, giving you y prime equal to y because x plus 2 cancels out. And this gives you minus 3. So, our given now becomes derivative of y with respect to x is equal to y minus 3. So, na-simplify na natin yung given natin in that way. So, kung babalikan natin yung format ulit, so sabi, derivative of y with respect to x derivative of y plus y f of x is equal to g of x. So, dapat meron akong derivative of y with respect to x is equal to y minus 3. So, dapat yung y ko rito nakatranspose sa kaliwa. Kasi yun ang sabi rito eh. So, dapat yung nasa right side purely function of x lang. So, tatranspose ko lang siya sa left side. So, magiging siyang derivative of y with respect to x, sabi doon kasi, plus y eh. Plus y. So, multiplied by a function of x. So, since positive ito, transpose ko sa kaliwa, dapat maging negative. So, multiply ko siya sa negative 1 para maging negative y. Is equal to negative 3. In that case, meron na akong f of x na negative 1, meron na akong g of x na negative 3. So, linear di na siya. Where f of x is negative 1 and g of x is equal to negative 3. So, paano daw siya ia-attack if it's linear? So, if that's linear DE, linear differential equation, so, kukunin ko lang ang integrating factor. E raised to integral of f of x dx. So, ano yung f of x? Negative 1. So, if that's f of x, so kukunin ko lang yung integrating factor e to the negative integral of that f of x dx. Ay, sorry. It should be positive 1. Positive f of x. So, negative kasi yun. So, e to the negative integral of dx because f of x is negative 1. So, this gives you e to the negative x. So, ibig sabihin, eto na yung aking integrating factor na imumultiply sa ating linear DE. So, pag minultiply ko yan sa aking integrating factor, e to the negative x, ang mangyayari, multiply natin lahat sa e to the negative x. E to the negative x, derivative of y with respect to x, plus y, negative 1 times e to the negative x is negative e to the negative x equals negative 3 e to the negative x. Multiply lahat ng terms sa e to the negative x. So, ganito yan. So, ang aim ng pag-multiply natin sa
integrating factor sa original is to make our left side of the equation be the derivative of the product of the dependent and the integrating factor e to the negative x. So, yun ang aim niyan. Pag kaya natin hinanap ang integrating factor is to make this left side of the equation, itong left side na to, kaya minultiply sa e to the negative x, is para maging derivative siya ng dependent natin na y at saka ng integrating factor. So, derivative ng product ng dalawa. So, if I am to verify, so, ano ba ang derivative? Sabi kasi, derivative daw siya ng y e to the negative x. So, if I'm going to take the derivative, so, di ba kapag ka product, gagamit tayo ng derivative of a product na u dv plus v du. So, gamit yung formula, u dv, u is y, derivative ni e to the negative x plus e to the negative x times the derivative ng y. So, taking the derivative y, derivative ni e to the negative x is e to the negative x times negative 1 plus e to the negative x times the derivative of y with respect to x. So, kung titingnan natin yan, i-rewrite natin e to the negative x, derivative of y with respect to x, minus y e to the negative x. So, which is exactly your second term. So, kung tingnan natin yan, ito ay ito. So, minus plus times minus is minus. So, ibig sabihin, ito talaga ang ginawa talaga ng integrating factor pag i-multiply sa original DE ay maging derivative siya ng product ng dependent at saka ng integrating factor. So, this is simply equal to negative 3 e to the minus x. So, syempre, kapag gaganyan na, i-integrate na natin siya both sides kasi di ba integrable na to. So, the only way to eliminate derivative is through integration. So, integrate natin siya both sides with respect to x. So, for this to be integrated, integral and derivative cancels out. So, magiging y e to the negative x lang. So, para ma-integrate to, ang u ay negative x na ang derivative ay negative dx. So, I need to provide negative here and then compensate with a negative outside. So, negative times negative is positive. So, that gives you positive 3 e to the negative x. Siyempre, we have to affix c. So, eto na yung aking general solution. But we can simplify this general solution kasi we don't want that negative x. So, pwede naman nating, so, rewrite ko lang ha, rewrite ko muna. So, y e to the negative x equals 3 e to the negative x plus c. Okay. So, di ba yung negative x, pag ibinaba mo, magiging positive e to the x. Multiply ko lahat by e to the x. So, pag minultiply ko yan by e to the x, so, that e to the minus x times e to the x becomes e to the 0 times y is y. Equals 3. E to the x times e to the negative x is e to the 0, which is 1 times 3 is 3. Plus c, e to the x. So, this therefore is our general solution. So, general solution. Kaso, ang given natin ay may initial condition that when x daw is 0, the value of y is 1. So, isa-substitute lang natin to solve for the value of c. If y is 1, substitute mo doon, 1 equals 3 plus c e to the 0, which is the value of x. So, e to the x, which is e to the 0. So, solving for c, 1 minus 3 is equal to c, then c is negative 2. So, if c is negative 2, substitute ko lang yan doon. So, therefore, our answer y is equal to 3 minus 2 e to the x. So, ang tawag dyan is our particular solution. So, y is equal to 3 minus 2 e to the x, which is the second option. So, ito yung ating kasagutan. Shade ko. Tada! So, that's our answer.